Ayan na, magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigang OFW sa muli po, Taong Gala. Siyempre sa araw na ito ay ating pong binaybay ang talugtog at muling balikan ang isang viral na kwento ng isang mga ng grupo ng mga tuda na talaga namang nagmahal sa isang Francis Leo Marcos. Sa araw na ito ay kasama ko si Penturados TV, of course si Kalupa na nandito rin kasama ko. At sa araw na ito ay kakausapin natin ano nga ba ang nagtulak sa kanila, sa mga taong ito, kung bakit ginawa nila ang isang pagpapakita ng pagmamahal na walang katulad. Sa araw na ito ay kasama natin ang secretary, sir. Ano hong pangalan kung okay lang? Juanito Andaya po ng Talugtog Toda po, secretary po ng federation. Sir, matanong ko lang, ilan ho ang kabuuang miyembro ng federation ninyo? Bali, nasa mga 400 na higit po siguro. 400? 400. Dalawang toda kasi po. Okay. Sa ngayon ho kasi sir, nasa 300,000 views na po yung inyong ginawang karaban, ano? Nung una, yung first karaban na ginawa ninyo. Isa hong katanungan, ano ho ang nagtulak sa inyo para gawin ito para sa isang Francis Leo Marcos? Siguro po kasi nung panahon po ng pandemya, nakikita po namin sa YouTube at saka sa TV kung ano po yung ginagawang pagtulong ni Francisco Leo Marcos sa mga nangangailangan. Hindi lamang po sa Manila kundi sa ibang lugar ng Pilipinas ay nakilala po siya sa pagtulong sa mga nangangailangan nung panahon ng pandemya. Siya po yung binansag ang isa sa mayakda ng Mayaman Challenge. Mayaman Challenge. At saka yung pagtulong niya po is malaki po ang naibibigay na tulong sa mga taong nangangailangan. Yes, sa bagay kung ating matatandaan, yung paglabas ng at pagputok ng pandemya, ang mga bigas po ay nanggaling mismo dito sa Nueva Ecija. Okay. Ang talugtog ay ito yung sentro ng rice granary, no, dito sa ano, tama po ba? Opo. Halos sa maraming mga magsasaka dito, no. Okay, sa pagkakataong ito sir, kung halimbawa nakaharap mo ang isang Francis Leo Marcos, anong sasabihin mo sa kanya? Ayun po, ang kahilingan po ng mga taga-talugtog, lalong-lalo na po yung mga magsasaka, sana po magawa ng paraan na mabigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka na makapagbenta ng ani nilang palay sa mas mataas na halaga. Sapagkat sa ngayon po, nang dahil po sa mga problema, ay masyadong naapektuhan ng mga batas natin ang mga magsasaka, lalong-lalo na po sa Nebesia. Sana po kung papalarin siyang manalo ng senador, ay mabigyan na niya ng pansin kung paano po matutulungan ang sektor ng mga magsasaka, lalong-lalo na po dito sa aming bayan ng Talugtog. At hindi lamang po dito, kundi sa buong Pilipinas na rin siguro po. Dahil sa nga po sa taas ng presyo ng mga bilihin na pataba at mga gastusin, lalo na po ang gasolina. Tapos pag anihan na po, lalo na po ngayon, anihan na, ay patuloy po mababa ang presyo ng palay. Sana po mabigyan niya ng solusyon yung rice terrification law na masusugan po para matulungan naman po yung mga magsasaka. Hindi lamang po dito sa Talugtog, kundi sa buong Pilipinas. Kasabay na rin sa ginawa ninyong karaban, no, isang panawagan. Ano naman ho ang masasabi mo sa mga manunood natin bilang personal na panawagan nyo patungkol po sa inyong pagsuporta kay Francis Leo Marcos? Nananawagan po kami sa lahat ng nanonood ng programang ito na sana po tulungan natin mailuklok sa Senado ang isang Francisco Leo Marcos po, number 44 po sa balota. At siguro po, sa karanasan niya na pagtulong, siguro po pag naging senador siya, masigit pa po marami ang matutulungan niya sa ating bansa. Hindi lamang po dito sa aming bayan at sa aming probinsya ng Nueva Ecija, kundi sa buong bansa po. Yun po ang aming kahilingan sa mga lahat ng mamamayan na sana po pagtulong-tulungan natin mailuklok sa Senado ang isang Francisco Leo Marcos para po sa kapakanan ng hindi lamang sektor na magsasaka, kundi lahat ng mamamayan ng Pilipinas po. Maraming salamat sir, ha. Salamat po. Mga kaibigan, narinig niyo po ang secretary mismo ng Tuda at ito po ang dahilan kung bakit binaybay natin ang kadiliman ng gabi ika nga at marating natin ang talugtog upang personal natin na makaharap itong mga taong ito sapagkat si ika nga kakaiba talaga ang kanilang ginawa.
na pagsuporta na tayo ho ay nagulat ano sa nangyari at talaga namang nagustuhan at sinubaybayan ng mga ilang pang nating taga-subaybay na nagmamahal kay Francis Leo Marcos. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Okay mga kaibigan, so sa pagkakataong ito, atin naman din kapanayamin ang isang driver no na nakasama sa caravan na yan. Magandang umaga sir, kumusta po kayo? Okay naman po sir. Ano pong pangalan? Ako po si Rogelio Nay sir, dating vice president po ng Sikap Tuda. Nung nakarang eleksyon, nagpalit na po kami ng aming pangulo, kaya kinatawan po ni Mr. Benny Dacayo. Okay, I see. Okay, so ako ay natutuwa ano, at talaga namang napili ninyo na pagkatiwalaan upang may palabas natin ang video na yan. Una sa lahat, sir, gusto ko lang itanong, yan pa yung ginawa ninyo ay voluntaryo. Nung sa ginawa ninyong yan? Sinusunod lang namin po yung panang damdamin namin kasi nakita namin yung kabutihang asal ni Francis Leo Marcos. Katulad na nangyari doon po sa Gapan, balitang-balita po yung ginawa niya na pagtulong doon sa mga magsasaka doon. Kaya po, naikayat po kaming suportahan siya bilang tatabok siyang senador. Lahat po ng aming tuda, napag-usapan na namin na siya po yung inuluklok namin hanggat sa abot na amin pong makakaya sa'yo. Okay. Ilan ho ang anak ninyo? Ang anak ko po ay pito. Pito? Anak ni Mrs. ko yun ah. Oho, tama ho ba? Oh. Eh, kaya ko yung naitatanong doon kasi ang connection doon, akalain mo sa kabila ng lahat na mayroon kang pitong anak na binubuhay, nagawa mo pang voluntaryong sumama sa ganyan. Sa alam naman natin na mahalaga ang isang araw, ano po, na mawalan kayo ng kita, tama po ba? So, ang isang katanungan ko rin, sir, bilang isang ordinaryong driver, kung sakaling nandyan sa at kaharap ninyo ang isang Francis Leo Marcos, anong mensahe niyo para sa kanya? Ang mensahe ko po sa butihing tumatakbo ng senador para sa amin po talaga pong ibibigay namin po yung makakaya namin suporta para mailuklok man lang sana sa senado siya para yung nagawa niyang kabutihan, baka mas doble po yung magagawa niya pagka siya ay andun na po sa senado. Okay, papanawagan nyo sa mga taga, sa lahat ng mga Nobo Isihanos at sa lahat ng mga nanonood sa ating channel, anong panawagan ninyo at masasabi? Sa lahat po ng mga nakikinig sa mga katuda at sa mga kamag-anak dyan sa mga ibang lugar, naitag ko na po sa inyo yung mga mungkahay at saka yung mga nagawa na ni Leo Marcos. Siguro naman pagkaisa natin siya kasi marami tayong mga magkakamag-anak kaya andito man sa Alusun, andun man sa Bicol, sana ay suportahan natin si Leo Marcos. Yun po yung panawagan ko lang, sana na matulungan natin siya. Okay, maraming salamat sir. Thank you. Siyempre sa pagkakataong ito mga kaibigan, kausapin natin yung presidente mismo ng Tuda na siyang nagbigay sa atin ng daan, imbitasyon para humakarating tayo dito at siya din nagtiwala sa atin para yung video na yan ay magawa natin ng isang vlog. Talagang tulad ng dati, ako man ay nagulat sapagkat talagang marami ang nanood no, sa mga nasa 3,000, 325,000 na po siguro and still counting. No? Sa mga hindi pa nakapanood, bisitahin nyo lang po yung Sikap Tuda caravan na dito sa Taludtod, Tagumpay. Okay, si Sarbine. Sir Benz. Magandang tanghali po. Okay, so magandang tanghali. Una po ay ako ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtitiwala ano, sa aming channel na magawa natin ng kwento at may palabas natin itong inyong ginagawang masabi natin talagang walang kapantay na pagsuporta sa isang Francis Leo Marcos. Pero matanong lang, curious lang ako, bakit kung ganun ka sidhi ang inyong pagsuporta sa isang Francis Leo Marcos? Kasi Francis Leo Marcos kasi nakikita namin na siya ay matulungin sa kapwa niya. Magmula nung sa pandemic noon, malat mga mahihirap, binibigyan ng mga bigas, gano'n, tinutulungan niya. Kaya bilang presidente dito sa Taludtog, Sikap Tuda, kami po ay nagkakaisa sa para kay Leo Francis Leo Marcos.
Number one sa amin, si Leo Marcos. Okay. So, hindi naman natin lingid ano, sa ating mga kaalaman na mula pa sa umpisa nang lumabas siya, maraming mga ibinabatong mga negatibong conclusion, mga negatibong pahayag no, patungkol sa kanya. Ano po ang pananaw mo dito tungkol sa mga negative na mga pinapahayag sa kanya? Ay, mga kwan siguro yun, mga naninira lang. Mga kalaban niya sa politika siguro. Mga naiinggit sa kanya kasi siya ay matulungin. At siguro mga nagsasabi ng ganoon, mga paninira lang kanya kay Idol, kay Francis Leo Marcos. So, kung halimbawa magkaroon ng pagkakataon tulad ng tinanong natin sa ilan din, no? Kaharap mo siya, anong direktang gusto mong sabihin sa kanya? Ang sasabi ko kay Juan, sa Idol, sana di siya magbago, sana laging tutulungan ng mga mahihirap na katulad namin na numamasada, na kahit na mainit o tagulan, nandiyan kami sa lansangan na numamasada. Saka maraming salamat sa mga ginagawa niya, mga tulong sa mga taong bayan na nangangailangan sa kanyang tulong. Okay. Maraming salamat. Thank you so much sa ating sa maraming salamat. So ayan po mga kaibigan, at least inyo pong napakinggan ang ilan sa mga sinabi nila mismo, direktamente dito po sa Talugtog, at talaga namang nakita natin ang kanilang pagmamahal sa isang pandemic hero na kumbaga lahat ay may koordinasyon, isang galawan lang sa pamagitan ng simpleng karaban, pagpapasada at pag-alay ng kanilang isang araw ano, nakita para sa isang karaban na katulad nito, nakakahanga po talaga at talagang kakaiba ang kanilang ginagawa. Siyempre, sa pagkakataong ito mga kaibigan, siyempre hindi natin din pwedeng palampasin. Ito na yung pagkakataon na first time in the history na nagkita kami ng aking, siyempre, pinagpipitagang vlogger, Kalupa. Ayan, ito po si Kalupa. Was out sa inyong lahat. Baka naman. Anong masasabi mo, Kalupa, sa nakita natin at talagang ikaw mismo, no, na ano mo, na kumbaga nakita sa dalawang mata mo ang masidhing damdamin ng pagsuporta nila sa isang Francis Leo Marcos. Ibang klase ang ano, ang pagsuporta ng mga taga-Talugtog, Nueva Ecija. Siyempre, numero uno na dyan, yung number one fan ni Idol na si Manang Presi Castillo. Ha? Siya po ang dahilan at siyempre at yung mga taga-suporta rito, yung mga kababayan nating taga-Talugtog ay talagang ninanais na makita yung idol natin. Ha? Makita na tumulong muli sa labas, ha? Yung ating idol. At siyempre, taong gala, na-meet ko na rin mga Kalupa. Okay. So maraming salamat na Kalupa. Thank you so much. San Miguel, shout out to Ma'am Princey Castillo. Talaga ha. Maraming salamat sa suportang pinakita mo para sa isang Francis Leo Marcos na tunay nga minamahal dito sa Nueva Ecija, higit lalo dito sa Talugtog. So mula mo rin ito mga kaibigan, ako po si Taong Gala, kasama ko sa Pintorados TV at si Kalupa. Siyempre, kung nais mo lang ang video ito, huwag mong kalimutan na maglagay ng comment section sa comment section at babasahin ko po yan. Please subscribe and share. Maraming salamat sa inyo.